Hi mga kapamilya, kapatid, kapuso, welcome back to my channel. Nandito na naman tayo, mayroon naman tayo ngayong ipipresent na ating gagawin. Sana kasamahan ninyo ako. At before sa lahat, sana mag-subscribe kayo sa aking munting channel. Ay salamat pala sa nag-subscribe, naging 150 na. Gumagapang din eh. Sana suportahan niyo lalo ng mga baguhan diyan eh. Suportahan niyo yung advocacy ako, may share ko yung skills ko eh. Kahit papaano, hindi naman ako magaling tulad sa iba, pero at least yung experience ko ay pamahagi ko sa inyo. Gustong matuto at sigurado kayong matuto dito kung mapanood din itong video ko. Sa abot kaya ko, gusto ko talaga nga ma-explain na maayos. Sana once again mag-subscribe kayo, share and like my YouTube channel ng John and Family. Zero guys, tatalakayin natin ngayon ay isang electric van. Pura simple, pwede naman itong gagawin sa mga babae. Basta ano lang, determinadong matuto. Ito ay isang ano, electric fan na bago na ang kapasitor. Tapos okay naman ang bushing. At saka shafting, wala na may ply. So mahina pa ring ikot. So ito ang ipipresent ko. Sana samahan niyo ko. So tara guys. Hello guys, itong sinasabi ko nga, ginawa ko ng video kasi kahit bago na ang kapasitor guys, bago na ang kapasitor, ito nga nasolda, okay naman yung bushing, wala naman ply, okay naman, malambot naman, okay naman mga winding. Pero ang problema nito guys ay mahina mag-ikot. At i-plug natin, plug natin guys, tapos si O natin guys, ito diretso na sana kanan, tapos ikotin natin guys. Ayan guys, kaya mahina pa rin ang ikot guys eh. Problema ito guys. Ito yung change natin guys. Wala pa rin guys eh. Wala pa rin. So kompleto na guys. O, namatay. Patay na natin. Okay, start natin. Wala. O. Ikotin natin. Ikot siya. Pero bago ng kapasitor guys. Tapos yung shafting okay naman. So ano natin, alamin natin yun ang problema nito guys. Check natin ano ang problema. So ngayon guys, pinatay na natin. So alaman natin paano to, malaman o maging ano tayo, specific tayo kung ano ang problema. Motor pa, may duda tayo sa motor o ano pa, shafting. So para kanya, shafting okay naman, ang kapasitor bago. So dito ko mag-focus sa winding natin. Kaya paano natin malaman guys kung para sigurado talaga hindi tayo mag try and error. So ganito ang gagawin natin guys, yung multimeter natin guys, multimeter natin, isit natin sa R times 100k guys, natin sa 101 yan. So tingnan natin guys, i-on natin sa switch natin guys. Kahit 1 o 1, mag-upit tayo sa 1. Tingnan natin sa body ground guys, huwag mayroon ba siyang resistance o capacitance na siya guys. So mayroon guys, konti guys, dapat wala na yan guys. Yan o, sa kabila tutukan maigi guys, nag-deflect yan guys. Yan o, yan o. Tapos kabila.
Ganun din sa 1 yan, pag sa 2. Ganun pa rin yan. Yan. Mayroon konti sa 3. Yan, mayroon pa rin. Yan. So, may ano siya guys. May parang grounded na siya. Kung mayroon na siyang mayroon buo supply na, kaya mahina ng ikot siya. So, kaya nga papalitan na natin ng bago yan guys. So, ganun ang pag identify kung sira na ba talaga yung ano, yung winding na guys. So, kaya dapat sa bago yan guys, wala nang reading guys. Kahit sa 100k yan guys, ikasit mo sa 100k, 100k yan. Guys, nakabili na tayo ng bagong motor. So, pareha-pareha. So, subukan natin guys kung grounded ba para malaman ang bago kaysa luma. So, pinaglagay natin sa high resistance guys, sa 100k. So, i-test natin. May palo naman yan. Yan. Tapos, ang pinaka-ano sa high. Tingnan natin. Meron yan. Oh. Yan. So, ilagay natin sa ground. Kung meron bang palo. So, wala talagang ano guys eh. Yan. Wala talaga. Pero, hawakan mo yung guys kasi high resistance. Yung body, meron yan. Yan. Huwag mo lang hawakan sa body mo. Yan. Wala. Yung pinakita ko nga ano, mahiit na ba, may palo, may kunting palo. Submit dito pa sa red. Ano natin. Na tara, walang palo yan guys. So ito yung condition, so, wala talaga siyang capacitance or resistance. Pero karamihan yun guys, capacitance guys. Guys, yung capacitance o capacitor. Between two conductors and one insulator. So, ito ang insulator, itong conductor, ito ay conductor din. So, sa dalawang conductor, may insulator, so may capacitance. Hindi yun ano siya, capacitance ng reading. So, capacitor, capacitance is the DC will allow, the DC will the block the DC, block siya kung DC supply, pero AC i-allow niya, so apektado talaga ang ano, na-divide yun doon ang supply sa ano niya, kaya humihina. So yun na guys, na-prove natin nga ang bago, hindi wala siyang reading siya. Yun ang gawa natin guys, so tingnan. Okay, tapos yan. Yan. So guys, subukan na natin. Huwag malakas ba? Para malaman. Saksak na natin. Yan. Tapos 1. Oh, ang ganda ng tunog guys. Tapos maganda pang ano, ikot. Hindi mo mahawakan yan guys. Pag mahawakan yan mo guys, sira yan. So yan. Number 2. Yun, tumining. Number 3. Wow. So yan guys. Successful yung gawa natin guys. So yun na. Sana may na ano kayo, nakuha kayo na konting kaalaman diyan. Sa makatulong sa inyo lalo sa mga baguhan. So guys, kung bago pa kayo sa ano ko, sa channel ko, sa pwede suportahan niyo ako, mag-subscribe kayo, mag-share, mag-like, mag-comment, o click your notification bells niyo guys para updated kayo. Kahit ano guys, DIY yung mga gawa ko. Kahit hindi lang sa electric pan, may washing machine, may microwave, may motor, may sasakyan. So, lahat doon guys na pwede gagawin natin. Pwede makakuhaan yun ng aral din yun guys. Kahit di tayo expert katulad sa iba. Pero yung i-share ko sa inyo guys ay puro magagamit sa inyo, at saka kung nandiyan na yan sa inyo guys, di na makukuha na yan, i-enhance na lang yun, dagdagan.
na lang ninyo. At least mayroon lang kayo idea paano pa diskarte. So guys, yun guys, salamat sa pag subaybay at sa panood o pag subscribe. Hanggang sa sunod guys, to God be the glory.